Hindi kaya ikakasal na itong si Liza Soberano at si Enrique Gil? My lips are sealed. Sometimes. Correct. Kasi Barbie Imperial at Marco Gumabaw ay naka-check-in ngayon. Checo Luisaga! How true! Ito naman si Paolo, nag-post naman ng isang babaeng naglalakad sa beach pero nakatalikod. Umami na ba sila? Hindi pa nga. First muna, I'd like to explain. If you know one, you will kick Chris. Oh. Si Chris Ra? Akin na naman yan. Will, sinampal mo ang isang Chris. Paano mo nagawa? Hello mga ka-update! Ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy! Ito po si Papa O at si Odie B. At yung mga ma, ang lang inyong hinihirit sa amin. Ay! Ichika mo na! Dali! Happy birthday na lang kay Enrique G. Yes! Happy 30th birthday, Ken! Yes! Napakabilis ng panahon, ano? Parang kailan lang 29 siya. Oo, tapos biglang 30 na siya. Kinapasa na, no? Oo, nakakaloka dahil nandun sila ngayon sa El Nido. Wow! Uy, El Nido, partel to naman. El Nido pala yun. El Nido, Palawan. El Nido. Oo, sila ni Liza. Siyempre kasama ni Liza yung kanyang daddy, yung kanyang kapatid, yung family niya. Oo! Tsaka yung mga friends sila. Si Andy, si Mami. Okay. So, sila lahat nandoon sa Palawan. Wow! Ah, habang tayo nasa Coron. Nasa Coron tayo, di ba? At syempre, yan. Ang daming nag-like, nag-comments doon sa post ni Liza Soberano. Yes! Yung kanyang video doon. Pati oo, yung mga touch doon. Diba? Oo! Ayan. Na ang kanyang caption ay, my boy in his element. Oh. Yes! Oh. So parang sinasabi ng ano, na talagang ano, pangdagat itong si Enrique. Di ba meron kasi silang results na may sa results ano? Na puntahan natin. Yes! O, di ba? Lagi silang doon, lalo ng pandemya. Correct. Oh, so oh. Talagang si Enrique, he loves the sea, he loves nature, di ba? Oo. Oh, ang balita ko nga, parang gusto nilang bumili ng property doon. Sa El Nido? Oo. Wow! Di ba meron din doon si ano? Si John Lloyd Cruz. Meron doon sa El Nido. Wow. Pati si Katrina Halili. Oh! Yes! Oh, diba? Ang dami ng mga artista buhay bili ng mga lupain, ano? Naku, feeling ko na eh, pag napunta tayo dyan, oh. Feeling ko bibili ka rin ng lupa. Naku, Diyos ko. How I wish. Eh, ayun ko kasi sobrang malalala. Oh, ma. Kasi di ba nilalakad ko? Oh. Parang yung ano, hindi naman nilalakad yun. Anyway, aba, eh, magandang ang ano, investment na makakabili si Liza at si Enrique dyan sa El Nido. Lalo na ngayon ay na nag-o-open na, di ba? Correct. Ang ating ano, mundo. Ang tourism industry. Yes. Oo, di ba? Kaya, happy birthday sa'yo, Ken. Yes. At alam ko naman, happy-happy kayong dalawa. Eh, kung ganyan na nag-iisip na nai na bumili ng property, yung dalawa, hindi kaya ikakasal na itong si Liza Soberano at si Enrique Gil? Aba, alam mo, hindi na ako masyashock kung sila ikakasal. Oh. Dahil wala namang ibang naliling sa kanila, wala namang chismis sa kanila, no? Mm-hmm. Na may third party dahil hanggang ngayon ay patuloy ang kanilang pagmamahalan. Yes! Oh. Mas maganda nga lang, no, na meron silang gawing pelikula. Oo! Pelikula, teleserye. Sila ng mga fans. Oh. At saka yung mga ano natin, comments na nababasa dito, Nay. Wala ka daw ba, chika? Ano na ba? Ano na sunod na project na namiss na miss na? Ayoko na pong mga ako. Basta intayin po natin. Alam mo, parang na ano eh, pag ako nagsasabi, parang nadidili. So, abangan nyo na lang. Okay? Eh, kuya, baka naman tayo palang project, kuya. Ngayon, chuk lang kami. Basta ayaw ko lang mga ako. Kakalo. Na-udlot pag nangangako ako. Hindi nga yung nangangako eh. Pag may na-chika ka na, kemerot ganito, award siya. Bakit hindi ko pa naman na
nag-challenge! Ay, ang madalas sabihan ng production na bakit kami inuunahan, Ochi? Ay, sila na mag-announce. My lips are sealed. Yes! Diba? Sometimes! Diba? 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 Ay, naku, Nay! Nalapasan na nila yung 7 years, di ba? Di ba yun yung mga puno ng pagsubo, pag nalapasan mo na yan, di ba? Eh, they're on their 8th year na ngayon, in 2022. Sana naman sa simbahan na maugtog nun. Di ba? Magkakinikilig, Mrena. Eh, kasi kuya, di ba? Pwede na! Ano pwede na? Pasal! Pari ako? Hindi, kuya! Pwede kasi na magpakasal kasi syempre yung pagdaanan mo na nila yung ano. Yung again. Yung dragon sa buhay. Ayaw ko. Sige mo ba yung sipon mo? Ano ba? Kay Jakes mo yung ninuway ako. Sa'yo naman sinisipon. Panapan kasi ito eh, di ba? Kaya yung kinitinig ng ganyan. Correct. Oo. Yan. Ay! Sampalig ko si Mrena. Parang may alam si Mrena na hindi natin alam na. Oo nga, Mrena, niya alam mo. Wala, kuya. Ano yung wala? Ang daling kausap. Ay, nice speaking of usap. Oy. Ay, naku, meron namang binuksang usap-usapan itong kaibigan mo. Sino? Si Sian Gaza. May bago na namang paandar. Eto na yung nasusulat. Loka ko dito kasi yan, oh. Basa. How true ang chismis na si Barbie Imperial at Marco Gumabaw ay naka-check in ngayon sa isang hotel sa Cebu. OMG, Mars! Ano kaya ginawa nila sa hotel? Nakakaloka, ha? Sabi nga nun ang friend mo, Nay. Ano pa sabi niya? At ito ba sabi niya sa comment? Jeco Loizaga! How true? Tinag? Oo, tinag. Nakakaloka. Tapos meron pa siya na yung sinabi dito, oh, nakakaloka. Sabi niya, third cousins ba sila o fourth cousins? OMG! Family therapy ang peg, Marcy. Sabi ganun. Ang alam ko, third cousins sila. Ang lolo ni Marco Gumabaw. Si Marco Imperial Gumabaw siya. Lolo niya, tsaka yung lolo ni Barbie Imperial ay magkapatid. Eh, meron ako nakausap na yun, na hindi dapat daw lagyan ng mali siya. Kasi magkakaibigan silang nandodoon. Marami sila. Oo, nagkataon lang na itong si Barbie ay common friends din nila. Ni okay. Marco, okay. Yung mga nandoon. Mm-hmm. So, nag-e-enjoy sila. Nainggit si Barbie, pumunta rin doon. Ah, so hindi kagayak si Barbie? Sumunod lang siya? Sumunod si Barbie kasi inaya din siya ng mga friends. Okay. Na ano, so they rented 3 rooms. Okay. So, mga 15 sila. Ay, ang dami ah. So, 15 sila. Kasi magkakaibigan nga dahil si Marco galing sa hosting. Oh, okay. Ng isang parang pageant. Ganon. Okay. Siguro may nagparating lang ng maling impormasyon kay Sian. Naku po yan! Nakakahiya naman yung Sian na yan! Nakakahiya tuloy kay Kim Chu! Sian Kim Chu? Gagagasa! Ay! 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 Kanina pa nakikinig ang ganon eh. Ano? Malingay impormasyon. Bakit? Eh kasi dinilit na ni ano eh, si Ian Gaza yung post na yun eh. Eh ba't manabasa? Ay may resibo, di ba? Pag may resibo. May resibo. Oo. Na naka-screen grab. Kasi diba? Baka kasi meron din nagtimbre kay si Ian na mali yung impormasyon. Kaya siguro niya tinake down. Sabi naman ng iba mga netizen, parang ayaw pa rin tantanan itong si Sian, si Barbie Imperial. Oo. Diba? Siya din yung nag-umpisa nung chismis na ano, na bugbugan sa ano hotel, si Barbie tsaka si Jeco. Diba? Oo, pero may nag-chika naman na may somehow may truth daw doon. Oo. Yun sa bugbugan. Mm-hmm. Parang dito lang sumablay si... Ayun! Kuya, bago naman yan! Kaya?
wala yung sablay ah. Hindi mo ko na talaga natigil na tapusin yung sentence. Patamoy mo. Wala po. Naisip ko na kung naamoy ko pa rin. At least may pang-amoy ka. Yes! Maganda! Oh, sana ba yung pinag-uusapan natin? Dito lang sa Mablay. Oo, dito lang sa Mablay. Si Yan. May aftertaste? Ba't pa tinaste kasi? Oh, ganun. Anyway, kung tinanggal ito ni Sian, baka rin na-realize na baka nga mali. Eh, baka nga may nagtimbay sa kanya na, tanggalin mo, mali yun. Ganun. Oh, anyway, ayan, yan naman ang truth. Na magkamag-anak po si Barbie at si Marco, Imperial Gumapaw. Oh, at marami sila doon. Marami silang friends. Kasi talagang maraming friends itong si Marco sa Cebu. Kaya excited siya kapag nagsisibu siya. Parang he makes it a point na nami-meet niya lahat yung mga friends niya doon. Kaya parang si Yan. Alam na ha. Basta jingat-jingat next time. Okay? Parang hindi mo kuryente. Correct. No, actually, minsan meron din tayong ganyan, di ba? Oh. Na pag nare-realize namin mali kami sa next episode. Yes. Tinatama namin. Oo. Eh, ganun, syempre, nobody is perfect. Oo naman. Diba? Yes. Ay, nai! Pero ito, parang perfect. Ano yun? Perfect yung timing ng nangyayari para kay Janine Gutierrez at saka kay Paula Abelino. Oh. Diba, yaman din lamang pala sa ng single. Uh-huh. And ready to mingle. Uh-huh. Ay, nag-mingle yata sila sa USA. Dahil sila ay guest artist ni Kuya Ogie Alcasi sa OA sa Love sa USA tour niya. Wow! Kasi nga ngayon namamataan na ni kani-kaniyang mga posts sa isa't isa. Itong si Janine at saka si Paolo. Di ba si Janine pinost niya yung first night nila na magka-holding hands nila sa stage. Okay. Ito naman si Paolo, nag-post naman ng isang babaeng naglalakad sa beach, pero nakatalikod. Pero sabi ng mga netizen, obvious na si Janine Gutierrez yun. Bumami na ba sila? Hindi pa nga. Pero pag tinatanong ito si Janine Gutierrez, meron siyang bagong turn na hindi binuksan. Ano? Nasa masayang level daw ang kanilang relasyon ni ni Paula Abelino. Wow. Masayang level ah. So baka nga sila na. Parang kinakabog nito yung as a friend. Correct. Are you okay? Anong basa mo dyan, Nay? Diba, kung wala naman silang tinatapaka ibang tao, no? Go lang. Ah. Diba ganun naman ang batas ng buhay? Hanggat wala kang tinatapakan, wala kang sinasagasaan, ay handa kang lumigaya sa piling ng isang minamahal ko lang. At saka na yung January, kasama ng Paidu, ni Cherry Pie at saka ni Paidu, nagbakasyon sa Palawan. Oh. Itong si Paolo at saka si Janine. So parang double date or double vacation kaya ito? Wow! Diba? Bagay naman si Lo. At saka isa yung management nila. Ah! Si Leo Dominguez. At saka nakakatuwa din nung bago sila pumunta ng US. Sabi nang gano'n, paano yung pagpunta ng US kung makikita ni Paolo yung anak niya? Sabi gano'n ni Paolo, sabi niya, ay, wala lang sabi-sabi. Sabi ko, na, mama mo. Ha? Oh. May gano'n! Brenna, kilig na kilig. Eh, kasi kuya, bakit na bagay naman talaga si Paolo at saka si Janine? Oo, diba? Kaya lang kuya, paano naman si Yen Santo? Yen Santo? Hindi. Gagaga. Paolo ko nung isa si Paolo Abelino. Buwabalik na naman sila sa ganyan. Kala ko nakagraduate na tayo sa ganyan, Brenna. Matagal-tagal kasi hindi na kasama. Nag-duty sa tindahan. Ako na yung alam mo, kung show, wala itong si kailangan itong bumawi. Ay, bumawi ka. Mag-knock-knock ka. Alam mo yan, ikaw prepared na yun. Wow! Prepared ah. Dali na mag-knock-knock ka. Last day mo na to. One. Sige, kaya knock-knock. Who's there? Paolo. Hindi prepared, pero... Yung ring topic yung ha? Ninak na ka? Paolo, mawawala ka.
inong bukas nang nag-iisa. Kung ako'y iiwan mo, paulo na tayo. Kaya nga pangako sa isa't isa. Nadalik na hirin mo. Ikaw ni Kuya, hindi ka prepare. Tapos sa'yo. Pero pag-uwi ha, bawi. Ako mo hindi ka na matanggal sa akin. Ano rin ka pala na? Kung ako'y iiwan mo, paulan mo. Ang baduy! And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Ikaw po si Mama Lori! Napapunti mo namin yung subscriber. Mag-subscribe kayo now na! At kung na-enjoy ko ang episode ngayon, huwag kalimutan mag-comment below, i-click the like button, at huwag kalimutan i-click ang notification bell! Yeah, pag tinit niya kayo unang-unang mananotify na meron kaming latest update. At syempre pa, ang kanya-kanya naming channel. Yes! Mag-subscribe naman po kayo sa channel ko. May channel po si Mama Loy. That's M-A-M-A-L-O-I. At may bago kong post na vlog dyan! Rena? Yes, Kuya! Mga ka-update, mag-subscribe naman po. Akin, Rena po. M-R-E-N-A. Yes. At yan po yung ano, yung ano? Pagpunta ko dito sa ano, Kuya. Sa showbiz update. Yan. Magpunta mo lang, biglang mo pa. Opo, Kuya. Biglaan. Biglaan. Ayoko sa'yo. Ano? Ayoko sa'yo. Ayoko sa'yo. Siyempre sa all this inspires naman, ay si Angel Oxin po ang naka-one-on-one natin. Wow! Nakakaloka yung kanyang ano sa bashers. Kung paano niya harapin ang bashers. At yung ano yung naalala niya, ba't naiyak na naman siya. Ito po ang teaser, panoorin niyo. But you're trying to lose me. I'm trying, but I'm not trying my best. I don't really care. I'm Angel Oxin, yes. So, hindi muna kayo nagbabalak mag-anak? Wala talaga sa plano namin. Tapos, meron din kami mga konting health issues na kailangan ayusin. Naiinis ka? Yung mga moments na napapagod na. Narinig ko, yung pinag-uusapan na yung pinag-donate ko daw is galing sa mayamang Chinese na DOM ko. Hindi po totoo yan. Ayan, ang kabuuan po niya sa OGDS Inspires, OGDS yes. Vlogs, okay? Yeah. At ngayon ako tinalang nung isang sugid natin ano, manonood sa City Australia, sa Bajun Salon, si Grace at saka si Reggie, hello! Hello, Grace and Reggie at Bajun Salon. Yes, ayan. 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 Thank you, ha. At sa iba pa po mga OFWs at mga kababayan natin na nangyirahan abroad, thank you so much sa support na po. Yes. At syempre, pwede po uli ang inyong lingkod. Papawasin o TV sa lagi nyo sabi. At ipapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo tuwing maga, huwag na huwag po tayong makakalimot, ha? Na magpasalamat sa Panginoon! Dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing! Every gising is a blessing! Ano nga ba ang lagi nyong inihilit sa amin? Ay! Ichika mo na! Hindi, ate. 3-in-1 na napkin. Yung sanitary napkin, panty shield, at saka feminine one. Meron kayo na. Ha? May ganun po ba? Wala po kami nun eh. 3-in-1 lang po na kape. Ay, yun na lang. Sige, pwede na yung paghugas yan para nervous yan. Tsaka tumatak yung yan. Ay, parang kilala ko to. Oh my God, kilala ko to! Joey Marquez? Divine Teta. Yay! Hello, Mama Lord. 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 Hello, Mama Lord
akin. Nilinaw mo yan, ang tindahan lang ang maganda. Eh, yung tindera. Ay, naku. Oh. Mabait siya. Maganda ko na si Marina. Oh, ano ba, kuya? Sa akin dito, eh. Ay, naku, tetay, no. Maiba tayo. Oh. Ang bakla dito. Maiba tayo, pwede. Ayan. Ano, tama nga dyan ba? Ayan. Oh, Marina, alam mo na yung pwesto mo. Yes. Dito ka sa ibang. Ayan. Ay, naku. May tungtungang kailangan iusog, eh. Let's give her time. Ano ba yan, teta? Ang tayo ng helmet na ginagawa niyang tungtungan. Ang helmet sa ulang niya sa paa. Ay, teta. Ay, naku. Alam mo, di ba stand-up comedian si Teta? Kilala sa stand-up siya. Pero, syempre, may nangyari kay Will Smith, kay Chris Rock. Yes! Sa Oscars, di ba? Yung sinampal ni Will Smith. Si Chris, di ba? Na-offend si Will. Si Will, na-offend. Pan-shake of Will Smith. Yan. Yes. Sa alopecia na kalagayan ni ano. Yes. Oo. Tapos gaganap pa sa G.I. Jane. Oo. Can't wait to see your G.I. Jane. Something like that. Oo. Yun. Eh, nakakaloka ito, di ba? Parang nagre-react yung mga stand-up comedians ngayon. Katulad si Alex Caviera. So, paano na raw ngayon sa comedy bars pag nagbukas ulit? So, paano kung meron daw ma-offend ng mga customers, yes. Mga guests, at umakit na lang ng intablad at manampal na stand-up comedian na naka-offend sa kanila. Oo nga, no? Paano yun? Teta, hindi niya ba napag-aralan yun ngayon? First muna, I'd like to explain. Yes. Yung ginawa ni Will kay Chris. Oo. Oh. Oh. Hindi maganda yung gagawin mo kay Chris yung ginawa niya. Pero kay Chris. Kaya, si Chris Ra. Takilin na naman yun. Will, sinampal mo ako sa paano mo nagawa? So, paano nga yung teta? Alam mo, I'm not on Will's side or Chris' side, but definitely that incident, that scenario is very wrong. Mm. We're talking about the Oscars. Oh. Yes. You do not do things like that, you know. Mm. So, ang fear ng mga komedyante ngayon, baka it might happen na since it's starting, some bars are starting to open na, ganun. Yeah. Paano yun? Alam mo, parang for me ha, parang hindi ko sinasabi it's gonna happen, but it's inevitable. Alam mo yun? Yung pwede mangyari na. Kaya what we normally do, what we always do, before we start our night, we remind people na everything we say and do on stage, lahat yun, eh biro lang. Mm-hmm. So, meron lang pa-disclaimer, may pa-reminder na para hindi lang umabot sa ganun. But in the event na may dumating na ganun, lalaban ako. Sampal makala. Sasapal. May panty ka ba? Ano ba rin kung may panty? Ganyan ka, gago ka. Tsaka kung ganun din lang na medyo sensitive sila. Huwag ka magpunta sa sensitive. Huwag ka na lang magpunta dun sa ganung lugar na kasi baka makita ka, lalo na nasa harap ka, eh ikaw yung gawing pulutan. Oo. Oh. So, kasi alam mo, ginagawa din namin yun, hindi lang, kasi pag-opening is very important, di ba, sa mga comedy band. Lahat na sinasabi namin, ito huwag yung sinasabi kasi biro-biro lang ito. Even pag napapansin namin, medyo may dumarating ng mga bago, we have to say it again para wala mo ma-offend. Diba? Uh-huh. Kasi mahirap yung nagpunta ka doon para mag-judge, bila magkahamot ka ng sampalan. Oo, oh, yes. Correct. Nang ano na ba yan? May nangyari na, anong worst na nangyari sa pagsampa mo? Tumayo lang siya. Tapos? Tinuro ako. She was like pointing her finger. Hoy! Oh. Yes, ma'am. Ang sarap ng sisig niyo, ha? Kala ko, ang chika mo, eh. Gago ka, talaga. Hoy, bakla! Ayun! Sisig niya, the best. Walang ganit siya sa LA. Ang sarap talaga niya. O, nang katatlo. Ayan, okay. Diba yung tetay? Maraming salamat, ha? Yes! Masarap naman sa tindahan niyo talaga. Diba? Okay naman nakabili man lang. Okay naman, nabili naman ako dito ng Propec. Ay, salamat sa inyo, ha?
Ay, naku. Ano ba ang meron bang abangan kay Tetay? Or meron ka bang bagong show or something? Wala pa naman, pero puro guestings, of course. Pwede mo bagit ng network? Yeah, oo naman. Sa National Geographic. Ha? Hindi, of course, may mga shows. Hopefully, I will have a parang regular na QVCS. But for now, they're all mga guestings lang sa JMA7. Of course, my YouTube channel, please subscribe. Ano nga yan? Yes. Divine Tetay, ayan. Maraming salamat, Divine, ha? Thank you, ma'am. Let's see. Yes. Kuya, yung cell phone. Hindi pa galing eh. Dito. Dito. Galing mo dyan.